Good day mga kababayan, kumusta po kayo? Unang-una na is po nating magpasalamat sa ating mga kababayan na patuloy po na sumusuporta sa ating munting YouTube channel. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta no, dito sa ating munting YouTube channel. Siyempre, thank you rin po sa ating mga kababayang OFW na lagi din pong nandiyan para suportahan tayo. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. So, ayun, yung ating topic ngayong araw mga kababayan tungkol po dito no, sa pagtitiyak ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga pangako sa sektor ng agrikultura o sa ating mga kababayang magsasaka at mangingisda dito sa Pilipinas na kung saan number one pinagkukunan ng lahat ng mga produktong agricultural product na nabibili dito sa merkado, sa mga supermarket para merong maihain sa ating hapagkainan ay galing po yan sa ating mga magsasaka. No, syempre, at nakakataba din po ng puso na kay mismong Pbbm sa mahal nating Pangulong Bongbong Marcos nang galing na tinawag niya po itong bayani ang lahat ng ating mga magsasaka sa ating at lahat ng ating mga mangingisda ay maituturing daw di umano na bayani. Totoo naman po talaga dahil sila nagtatrabaho kahit bagyo, no? Talagang gustong makakuha ng mga produkto na kung saan maibibenta sa merkado at para din may makain ng ating mga kababayan. Talagang para sa akin ay 100% 0.3.5 no agree sa sinabi ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na matuturing nating bayani ang ating mga magsasaka at mangingisda. Well mga kababayan, ang video po na ating mapapanood ay galing syempre sa ating pinagkakatiwala ang mainstream media, ang SM9 News na kung saan tapat sa pagbabalita at walang halong bias para sa ating mamamayang Pilipino. So panoorin na po natin ang video mga kababayan. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtupad sa target programs ng pamahalaan para sa agricultural sector. Samantala, tinawag ni Pbbm ang mga magsasaka at mangingisda na dakilang bayani ng bansa. Si Creselyn Cataro magbabalita live. Creselyn, good morning. Magandang umaga ka-partner Jade at ka-partner Admar. Ibinahagi nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kasalukuyang programa at iba pang mga plano ng administrasyon para sa sektor ng agrikultura. Sinigurado ni Pangulong Bongbong Marcos na tutuparin ng pamahalaan ang target goals nito para sa sektor ng agrikultura. Pahayag ito ng punong ehekutibo sa harap ng pagbubukas ng AgriLink, FoodLink, EcoLink Exhibit 2022. I assure you that this administration is one with you in fulfilling our goals and targets for the agricultural sector. We will build ourselves back better together with the people who have been our bedrock of strength and of sustenance, even the most challenging times. Kaugnay nito inilahad ni PBBM na nagkaloob ang gobyerno ng inputs gaya ng binhi, fertilizers, fingerlings, livestock, machinery, equipment at facilities bilang tulong sa mga magsasaka at mangingisda. Kabilang pa sa mga programa ng pamahalaan ang pinalawak na irrigation programs, pagtatag ng kadiwa outlets, pagbuo ng food logistics hubs at agri-trading centers. Gayon din ang pag-organisa at pagtulong sa mga kooperatiba at asosasyon para sa procurement ng reefer, vans, freezers, chillers at iba pang logistical support. Ito ay upang matulungan ang mga magsasaka na epesyenteng mai-transport ang kanilang mga produkto sa mga consumer. Bukod dito, nagkaloob din ang gobyerno ng iba't ibang uri ng tulong tulad ng Rice Farmers Financial Assistance at Fuel Discount Program sa mga magsasaka at mangingisda. Of course, we also have the Quick Response Fund, which we use to aid our farmers in times of disasters and calamities. So far, the government has released a total of 1.54 billion pesos that benefited more than 17 million farmers and fisherfolk.
Samantala, tinawag naman ni Pangulong Marcos ang mga magsasaka, mangingisda, livestock farmers at breeders na dakilang bayani ng bansa. Ito ang naging pagkilala ng punong ehekutibo sa naturang sektor sabay iginiit ang kahalagahan na mapanatili ang katatagan ng food security sa bansa. Binigyang diin din ng Pangulo na ang pagsusumikap ng pamahalaan na mapaghusay pa ang agricultural sector, partikular ang kalagayan ng mga magsasaka at mangingisda ay nag-uumpisa pa lamang. Kinakailangan anyang ipagpapatuloy ang pagbubukas ng marami pang oportunidad para mapag-ibayo ang kalagayan ng mga nasa hanay ng agrikultura. Jade and Admar, sinabi pa ni Pangulong Marcos na importanteng tutukan ang agricultural sector lalo't nagtaas ang presyo ng ilang basic commodities no, at upang matiyak din ang sapat na supply ng pagkain sa bansa. So, ayun no, mga kababayan, talagang napakagandang mensahe na nanggaling mismo sa ating Pangulong Bongbong Marcos na talagang the government and agricultural sector is one, no? Talagang nagkakaisa. Kaya naman mararamdaman ito ng ating mga kababayang magsasaka at ating mga kababayang mangingisda, no? Na talaga namang mararamdaman nila yung kamay ng ating gobyerno na yayakap sa sektor ng agrikultura upang maging mapayaman at mapayabong pa. Nang sa gayon, hindi na tayo kailangang mag-import no ng mga pagkain na pwede naman nating anihin, pwede naman nating itanim sa sarili nating bansa, sa sarili nating lupa no, na parang maihain sa ating mga kababayang Pilipino. So yun lang mga kababayan yung ating topic for today. Kung mayroon po kayong komento o suggestion, please comment down below. At kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe at pahit na rin po ng ating notification bell para updated po kayo sa ating mga bagong upload. Maraming salamat po mga kababayan and happy weekend po sa ating lahat.